Noong kami po ay nasa grade 3, kasama sa subject ang good manners and right conduct, at kasama sa English ay isang poem, "Hearts like doors will open with ease, with very, very little keys. But don't forget the two of these are, thank you, sir, and if you please. Thank you, at saka please." Ang mga salitang ito ay salita ng paggalang. Hindi lamang paggalang sa nakakatanda, kundi paggalang sa kapwa at paggalang sa mas pababa kaysa sa iyo. Likas sa ating Pilipino ang pagiging magalang. Kaya nga, hindi ma-translate ng mga banyaga yung po at saka opo. Akala nila yes or no lang. Likas sa atin, nasa ating language, nasa ating pananaw, nasa ating dugo ang pagiging magalang. Ano ang kabaligtaran ng pagiging magalang? Patawarin po ninyo ako sa salita, pagiging bastos. Ang kabastusan ay nakita natin itong maraming taong nakalipas. Yung pagwalang galang sa kapwa, yung pagsasabing patapon na yan, yung pagmumura sa Diyos, yung pagmumura sa mga taong simbahan, yung paglait sa Biblia, yung paglait sa mga santo na malapit sa ating puso. Hindi likas sa atin ang kabastusan, hindi likas sa atin ang kahalayan, sapagkat tayong lahat ay nilikha na kalarawan ng Diyos. Sabi po ng aming teacher nung kami maliliit na bata, tingnan mo ang ilong, wala siyang takip, kasi walang nagkakasala sa ilong. Ang ating tenga, mayroong dalawang dagdag na earlobes, kasi dapat tayong makinig ng dagdag. Ang ating mata, mayroong dalawang takip. Tigisang mata ay may takip, sapagkat kung magkakasala ka, ipikit mo ang mata mo. Pero sabi ni Ma'am, ang ating bibig, dalawa. Mayroon ka ng labi, mayroon ka pang ngipin. Kung magkakasala ka sa kabastusan ng labi, kung magkakasala ka sa kahalayan ng pananalita, itiko mo ang ngipin, itiko mo ang bibig, pigilin ang sarili. Sa pagpili po natin ng pinuno, pakihanap po natin yung gagalang sa inyo, yung gagalang sa atin, yung gagalang sa mga mahihirap, yung gagalang sa mga walang kapangyarihan, sapagkat hindi katuwa-tuwa ang kabastusan. Ang kabastusan ay dapat pigilin, sapagkat kailangan nating supilin ang kasalanang ito, sapagkat hindi ito Pilipino. Ito ay kontra-Pilipino. Sa pagpili ng pinuno, labanan natin ang kabastusan. Piliin natin ang magalang, piliin natin ang mabuting halimbawa.